Kumusta? 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 Nakikita niyo ba ang nakikita ko? At kung nakikita niyo ang nakikita ko, ito ay Puto Bongbong. Alam niyo ba na ang Puto Bongbong ay isang rice flour cake na niluto sa isang tube na kawayan o bumbong, kaya ito ay tinawag na Puto Bongbong. Kaya lang karamihan sa atin ay wala tayong paglutuan na bumbong, kaya ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito ng walang bamboo steamer. Kaya, mga mamis, mga atis, huwag po kayong lilipat para makita nyo po kung ano po yung pinakamabilis na paraan para makaluto tayo ng Puto Bongbong. Nating gagamitin sa ating Puto Bongbong. Ito po ay 2 cups of glutinous rice flour. Yung glutinous rice flour po natin ay nabibili po sa mga palengke at sa mga grocery store. Next, yung ating 3/4 cup of water. And then, yung ating ube flavoring. Optional lamang po ito, nasa inyo po yun kung gusto nyo pong maglagay ng ube flavoring. And syempre, yung gagamitin ko po sa aking packaging ay styro. Nasa inyo po yun kung ano pong gusto nyo gamitin sa inyong packaging. And then, dahon ng saging. Yung dahon ng saging po ay ginupit ko na po siya at pinunasan at pinadaan ko na rin po sa apoy. Meron po ako ditong dalawang klaseng margarine. Yung margarine po na ito ay ito po yung nabibili sa palengke. Ito po ay yung kinikilo. Gagamitin ko po ito pang punas sa dahon ng saging para hindi po dumikit yung ating Puto Bongbong sa dahon ng saging. And then, ito naman pong isang margarine yung nabibili natin sa mga store. Ito po ay yung ipangpapahid ko po para po sa toppings niya. Siyempre, meron po tayo ditong condensed milk pang toppings. Ito pong condensed milk na ito ay hindi naman po ito mauubos. Meron po tayo ditong cheese na pang toppings, okay? And syempre, meron din po tayong sugar sa ating pang toppings. And syempre, isa po ito sa managpapasarap ng ating Puto Bongbong ay yung ating coconut grated. Yung batang niyog po ito para mas masarap po at malinamnam yung ating Puto Bongbong. Tayo mag-start. Ang unang-una nating gagawin ay maghuhugas tayo ng ating mga kamay para malinis po ito. So ako po ay nakapaghugas na. And next, ito na po yung ating gagawin. Kunin po natin yung 3/4 cup na water. Kumuha din po tayo ng measurement spoon natin. Ito po ay 1/2 tablespoon. And then, kunin po natin yung ating ube flavoring kung kayo po ay maglalagay. Check ko lamang po. And then, maglalagay po ako dito ng 1/2 tablespoon na ube flavoring. Ihalo ko po ito sa water na 3/4 cups. Ayan po. So, ganyan lamang po. Hinalo ko na po sa water. Nasa inyo po yun kung gusto nyo po maglagay ng ube flavoring. Syempre, ito na po yung ating glutinous rice flour. Yung ating pong water, lalagay po natin sa ating glutinous rice ng paunti-unti lamang po. Huwag po nating biglain. Then, haluin po natin ng ganyan. Lagay pa po tayo. Lalagay ko na po lahat. So, ayan po. Nalagay ko na po yung ating water. Haluin ko lamang po. Kapag ganyan po siya na hindi po natin mahalo ng kutsara ay pwede naman po natin itong gamitan ng ating mahiwagang kamay. Kakamayin ko na po siya. Total, tay-tay lang naman po yung nakakakita. Ganyan lamang po.
Mas maganda po kasi talaga kapag yung kamay yung ating gagamitin kapag mag-aano po tayo ng ating flour. Ganyan lamang po. Kung meron po kayong plastic gloves po, ay pwedeng-pwede po kayong gumamit. Kaya lang, ako po ay mas gusto ko po yung aking kamay yung aking gagamitin para mas mamix ko po siya ng maayos. Ganito na po yung magiging texture niya po. Para na po siyang clay. Alam niyo naman po siguro yung texture ng parang clay. Ganyan na po. Pag ganyan na po ay, pwede na po natin siyang igadgad. Kung meron, ito po ay optional lamang. Kung meron po kayong gadgaran ay gagadgarin po natin ito para mas ma-sure po natin na mas nahalo na po ng maayos yung ating OB flavoring. Ganyan po, kumuha lang po tayo ng gadgaran. Gadgaran lamang po natin ng ganyan. Ito pa ay optional lamang. Nasa inyo po yun kung gusto niyo po itong gadgarin. So, ayan po. Nagadgad ko na po siya. Ayan. Wala naman na pong puti-puti na hindi po nalagyan ng OB flavoring. Ayan po. Pantay-pantay na po yung kulay niya. So, kung manggadgarin yung ating potobongbong mixture ay kumuha lang po tayo ng ating sukatan. Ito pong gagamitin ko ay 1 tablespoon. Para po pare-pareho pong laki yung ating potobongbong. Ganyan lamang po. Kumuha lamang po tayo at sukatin natin ito. Masukat na po natin. Bulog-bulog lamang po natin. At ganyan lamang po yung ating gagawin. Kaya importanteng-importante po na huwag po kayong magpapasobra ng paglagay ng tubig. Ganyan lamang po. At ilagay po natin ito sa malinis na lagayan. Diba? Sana all payat. Ito na po yung ating puto bongbong mixture. Bali, 19 pieces po yung aking nagawa. Kayo po na, sa inyo po yun kung ano pong gusto nyong sukat, yung gusto nyong gawin. Kung gusto nyo pong payat, mataba, mahaba at maiksi. Pwede nyo pa po itong madagdagan, depende po yun sa sukat na inyo. Nalagyan po natin ng ating margarine. Then, transfer lang po natin yung ating puto bongbong mixture. Ganyan lamang po. Ating puto bongbong mixture. Take note po, bago po natin ito isalang sa ating mga steamer ay kailangan kulong-kulo na po yung water. Yan yun lamang po, lulutin po natin yun ng 7 minutes. At sa mga wala pong steamer, don't worry po, may tuturo po ako sa inyong isang way para po makapagluto po kayo ng inyong puto bongbong. Steamer po, ito po yung sinasabi ko sa inyo na isang way ng pagluto ng ating puto bongbong mixture. Kumuha lamang po tayo ng kawali o kaserola, lagyan po natin ito ng tubig at pakuluin po natin yung tubig. Kapag kumulo na po yung tubig, ay pwedeng-pwede na po natin ilagay yung ating puto bongbong mixture. Ganyan lamang po. So, para ka lang din po nitong nagluluto ng palitaw. So, lumulutong na po yung ating puto bongbong mixture. Konting minuto lang po ay pwede na po natin itong hanguin. Ganyan lamang po. So, ayan po,
Sigurado po kung luto na po yung ating potobong mix, potobong... ano ba yun? Nagkanda bulol-bulol na. Ito po ay indikasyon na po na luto na yung ating puto bumbong mixture. Aalisin ko na po ito sa water. Kumuha lang po tayo ng pwede po nating gamitin na sandok or ano po na pwede nating pangtanggal sa ating puto bumbong mixture. Ating lutong puto bumbong mixture. Tingnan nyo po yung pagkakaiba po ng aking in-steam at yung aking niluto sa kawali. Ito po yung aking in-steam. Dikit-dikit po siya. At ito naman po yung aking niluto sa kawali. Di po ba? Hindi naman ganun kalaki po yung diferensya. Kaya pwedeng-pwede nyo po itong gawin kahit wala po kayong steamer. Kahit meron lang po kayong kawali at kaserola. Kaya ng toppings. Kunin lamang po natin yung ating packaging na gagamitin. At ganito lamang po ang ating gagawin. Yan. Lalagyan na po natin ng margarine. Ganitong margarine po yung aking ilalagay para mas masarap po. Kumpara po dun sa margarine na nabibili natin sa palengke na nakakilo. Nasa inyo po yun kung gaano po karaming margarine ang inyong ilalagay. Pahid nyo lamang po. Bango. And then, lalagyan po natin ng sugar. Sa inyo po yun, kayo pong mag-a-adjust kung gaano po karami yung inyong ilalagay. And syempre, yung ating coconut grated. Masarap po yung ating puto bumbong. O, ganyan lamang po. And syempre, lalagyan po natin yan ng ating cheese. Yung ating cheese po ay ginadyad ko na po. Sa inyo po yun, kayo na lang po mag-adjust kung gaano po karami yung gusto nyong ilagay. And syempre, yung ating condensed milk. Yun lamang po. Ating puto bumbong. Bali, apat po yung aking nagawa. So, syempre, hindi po makukumpleto yung ating luto-lutoan kapag walang tikiman. Titikman ko na po yung ating puto bumbong. Ayan po. Tikman ko na po yan. Ako po muna ang huhusga sa ating puro bumbong. Sarap. Ang sarap po ng ating puto bumbong. Di po ba napakadali lamang po nito gawin? At simpleng sangkap lamang po ang ating mga ginamit. Sa mga gusto po dyan na gawin itong negosyo ay pwedeng-pwede po ito sa inyo. Check nyo na lamang po sa description box yung ating mga sangkap na ginamit. At kung nagustuhan nyo pang recipe na ito, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. And please like and leave a comment. And please hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Thank you for watching. God bless us all.